Today, magluluto tayo ng show fun in 3 ways na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una kong gagawin ay yung garlic oil. Kaya naman sa mainit na wok, maglalagay ako ng 1 cup ng mantika. Tapos, ilalagay ko yung 1 bulb ng bawang, pero yung binalatan tsaka pinitpit lang. Ang gagawin ko dito kasi is kakatasin ko lang yung aroma niya. So, kailangan ko lang yung aroma para hindi natin ilalagay yung mga bawang doon sa ating chow fan. Tingnan lang natin ito hanggang mag-golden brown at tsaka mamoy muna yung aroma ng bawang. Yan. At kapag magsisimula na siyang mag-golden brown, halu-haluin natin para pantay. Tapos pwedeng durug-durugin mo ng konti yan para mas kumatas pa yung aroma ng bawang. At strain natin. Hey, gaya nga ng sabi ko, gagamitin natin tong mantika para sa lahat ng ating chow fan. Kaya strain ko lang siya. Iwan lang ako dito ng konti, mga 1/4 cup. Okay, at ang una kong lulutuin ay ang beef chow fan. Kaya meron ako ditong 1/4 kilo ng ground beef or yung giniling na baka. Yan. Tapos maglalagay tayo ng black pepper. Yan. So igisa lang natin itong ating giniling hanggang sa mag golden brown na siya. At kapag golden brown ang ating beef giniling, ngayon naman ilalagay ko na yung isang maliit na cabbage or repolyo. Kalahati lang nun yung ginamit ko dito, tapos chinap ko lang siya ng maliliit. Ilalagay ako ng daon ng sibuyas. Yan, kalahati lang muna. Okay, lutuin ko lang to ng mga 2 minutes. After 2 minutes, optional ah, pwedeng i-take out muna natin itong ating beef with gulay. Kasi medyo marami-rami siya, kaya i-take out ko muna para makapagluto ako ng maayos na itlog. So maglalagay ako 1/8 cup lang ng mantika. Tapos lalagay ko yung 3 piraso ng, napaka-small lang nito, 120 lang ang 30 pieces na itlog. Kaya 3 piraso yan. Tapos haluin lang natin. At kapag ganito na, pwede na natin ilagay itong 4 cups ng cooked rice. Nagluto ako ng 1 kilo ng bigas. Hinati ko siya sa 3. Lalagay ko na rin dito yung naluto nating beef at saka mga gulay, cabbage at spring onion. Maglalagay ako ng 1/8 cup ng oyster sauce, 1 tablespoon seasoning powder, tapos halo lang natin. So, lagay ko dito 1 tablespoon ng sesame oil. Yan, tapos haluin natin. At kapag even na yung kanyang kulay, balanse yung balanse, pwede na itong tanggalin sa apoy. At ito na ang ating beef chow fan. Next naman ay ang ating pork chow fan. Kaya maglalagay ako ng 1/4 cup ng garlic oil dito sa ating wok. Tapos ilalagay ko na dito yung 1/4 kilo ng pork giniling. So again, lutuin lang natin hanggang mag golden brown yung ating giniling. Isang tip kung gusto mo na yung chow fan mo is medyo malalaki yung kanyang giniling, di ba? Yung meat niya. Huwag masyadong haluin yung durog na durog, kagaya nung kanina sa beef. Ito, ano lang, alalay lang, halo lang siya, pero hindi siya masyadong yung dinurog-durog ko na ganun. Ngayon, lagyan natin niya ng black pepper. Muna natin. Pag medyo nag-golden brown na ang ating pork giniling, nalagay ko naman yung kangkong. So, yung isang tali ng kangkong, kalahati lang po nun yung nilagay ko dito, tapos iniwa ko lang din ng maliliit. Kasama na yung kanyang tangkay. Again, isang technique naman, kung ayaw mo nang maglipat-lipat, create ka na lang ng space. Lagay tayo ng 1/8 cup ng mantika. Tapos lagay lang natin yung 3 piraso ng small egg. Dito, scramble na natin yan dyan. Halu-haluin na natin yan dito. Yan. At kapag naluluto na siya, lagay naman natin ulit 4 cups ng ating cooked rice. 1/8 cup ng oyster sauce. Yung ating seasoning powder, 1 tablespoon yan, binawasan natin kanina. Tapos haluin na natin. Tapos lagay natin 1/2 to 1 tablespoon ng sesame oil. At kapag balanse na, lagay ko na muna siya dito sa aking bowl. Yung pinaglagyan din natin ng kanin, pwede na rin yan dito. At syempre, gagawin naman natin ngayon yung ating shrimp chow fan. So, maglalagay ulit ako dito sa aking wok ng 1/4 cup ng mantika. Tapos, igigisa ko dyan yung 1 cup naman ng mixed vegetables. So, lutuin ko lang to. Lagyan ko ng black pepper. So, habang niluto natin yan, lagay ko naman tong shrimp. So, ito is 1/4 kilo ng shrimp. Tapos, hiniwa ko lang siya ng maliliit. Palapad yung hiwa ko.
So after 2 minutes, lagyan ko rin ng space dito. Tapos maglalagay naman ako ng 1/8 cup ng mantika. 1/8 lang. Lagay ko na yung ating 3 pieces ng small eggs. Lagyan natin ng konting seasoning powder dyan. O, saluin hanggang mabuo siya. Ayan, at kapag naluluto na yung ating egg, lagay na natin yung spring onion. Pwedeng lahat na, pwedeng konti lang. Tapos lagay na natin yung 4 cups ng rice. Dito, lagay ko na yung 1 tablespoon ng seasoning powder. Tapos halo lang. Okay, pwede na natin tanggalin sa apoy. At ito na ang ating tatlong chow fan rice. Yan, meron tayo ditong beef chow fan, pork chow fan, at syempre ang ating shrimp chow fan. Ayan, syempre, itong mga to, perfect na to pang negosyo na alone lang, no? Kasi parang kanin na may ulam pa, no? Yan dyan na lahat. Pero syempre, mas special, tsaka mas mabibigyan natin ng magandang presyo ang ating paninda kung meron niyang toppings. Kaya naman sa toppings, bigyan kita ng idea, pwedeng Shanghai. Yan, pwedeng lumpiang Shanghai. Prito lang natin yan. Kung nagsisimula ka pa lang, pwede ka namang bumili muna ng Shanghai, Shomai, para hindi na matagal sa pagbabalot, di ba? Sa oras, sayang yung oras. Pero kung maramihan na, mas maganda na ikaw na yung gumagawa ng iyong toppings. Depende sa'yo, pwedeng ang sa isang chow fan, meron kang 4 na pirasong Shanghai. Pwedeng ganon, pwedeng 3 lang, di ba? Or kung budget meal, 2 lang. So, lutuin lang natin to. Next naman, isang idea is yung siomai. Siyempre, hindi yan mawawala sa mga chow fan o mga rice toppings, di ba? Pwede itong steam, pwede rin naman na fried. So, depende po sa inyo or sa customers nyo. Ako, fried ko na lang lahat. At siyempre, isa pang idea na pwede nating pang toppings, ang dumplings, or pwede rin natin gawing gyoza na lang to, no? So, ito, lagay natin. Konti lang yung mantika ko. As in, parang malagyan lang yung buong pan. Prito lang natin saglit hanggang sa magkaroon lang siya ng mark. So, pag may mark na, lagyan natin sa gilid ng water. Konti lang. Tapos takpan. So, yan, lutuin lang natin ng mga 2 to 5 minutes. Ayan, at ready na nga ang ating tatlong variant ng chow fan with toppings pa, no? So, unahin ko muna. Siyempre, sa packaging natin, gagamit ako ng paper cup. So, dito magtatakal tayo, 1 cup kada serving. So, takal natin. Ito, 1/2 cup kasi itong gamit ko. So, ito yung ating beef chow fan. Ang ilalagay natin dito ay pwedeng lumpiang Shanghai. So, pwedeng 4 na piraso yung ilagay mo dito. Ayan. O, diba? Next, yung ating pork chow fan. Opya. Yan. 1 cup din. Tapos, ang pwede naman natin ilagay dito ay siomai. So, sa siomai, pwedeng 4 din. Pwedeng 3. Depende po sa inyo yan. Yan. Yung last natin ay ang ating shrimp chow fan. So, sa shrimp chow fan, same din. Takal-takal ka muna dito. 1 cup. At syempre, ilalagay natin dito ang ating shrimp dumplings. Or ginawa ko siyang, ang lutong ginawa ko sa kanya ay shrimp gyoza. Ito naman, pwedeng 3 piraso lang. Since medyo mahal kasi itong dumplings natin. Yan! Ito na ang ating mga chow fan. At para naman sa aking costing, ang puhunan ko po dito, hindi kasama yung mga toppings sa kinosting ko kasi pwedeng optional lang siya. Pwedeng lagyan mo ng isang variant lang sa lahat ng toppings mo. So, ang puhunan ko po dito sa aking rice chow fan ay 507 pesos. Pwede mong maibenta yung ganitong cup ng 50 to 60 pesos. Depende po yan sa market mo at sa pagkakabili mo ng mga ingredients mo. Siyempre, makakagawa to ng 6 to 7 servings per variant. So, itong beef chow fan ko, ang magawa nito ay 7 servings. Ito namang pork chow fan ay makakagawa ng 6, at yung shrimp chow fan ay makakagawa din ng 6 servings yan. So, total, 19 servings yung magagawa dito sa recipe natin na to. Kaya naman, ang 2 board kita natin dito ay pwedeng mag-range ng 443 pesos up to 633 pesos. Ayan. So, pwedeng-pwede mo nang gawing pang negosyo to. At syempre, kung gusto mo naman ng iba pang mga fried rice recipe, pwedeng-pwede mong i-check yung ating fried rice recipe na pang negosyo dito. Hindi lang isa, kundi 3 ways din yan. O kaya naman, i-click mo yung link sa description
description ng video na to. Like and share this video and follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.